Nagsimula ang lahat nung nakabili ako ng driftwood. Two pieces yan, pero isa lang yung ginamit ko dun sa area na gusto kong i-renovate. Ayan, nilagay ko na siya sa bakod and nag-iba agad ang itsura niya. Nalagay siya sa bakod. Nilagyan ko yan ng wire, itinali ko para hindi naman mahulog. Stable siya sa area niya na yan. Ayan, nag-iba agad yung itsura kasi may driftwood na siya. And then, nakabili ako ng pakpaklaw. Malalaki na siya, mahaba na yung mga leaves niya, although may konting sira yung mga dahon niya. Ito raw yung male version ng pakpaklawin, yung mahahaba ang dahon, hindi masyadong malapad. Ilagay ko siya sa isang net na plastic. And nilagyan ko ng additional na coco peat. Ayan, 6666. Ayan. Ayan na. Ilalagay na natin ngayon si pakpaklawin dun sa location ng ating dry driftwood. Kailangan umakyat kasi iba na ang matangkad. Yan. So, kailangan ko siyang i-arrange na mabuti na hindi naman siya makakagulo sa mga leaves ng ating pine tree. Yan. At the same time, hindi siya mahuhulog. So, yung mga stems ng pine tree, yun yung nagsilbing harang o yun yung nag-hold para maganda yung posisyon ng ating bird's nest fern. Yan, tingnan natin ang effect kung ano nang itsura ni bird's nest na nakalagay sa ibabaw ng naaalala ninyo, ito yung golden pothos na natutumba na kasi nga sobrang payat ang ginamit ko sa kanyang pole. At kung napansin din ninyo, in slow motion ko yung portion na inilalagay ko ngayon yung bagong pole kasi bumili na ako ng PVC pipe at yon ang binalutan ko ng coco rope para maging bagong pole ni Golden Pothos. Ayan. Kailangan ko siyang ayusin na mabuti, ibaon na mabuti, at the same time, ingatan mabuti yung mga roots niya para naman hindi ma-damage nung bagong inilalagay natin na pole. Ayan. So, finally, nagkaroon na rin ng solusyon yung pagtumba-tumba nung ating matagal na the golden pothos. Mas mura kapag ka gumamit tayo ng kawayan or kahoy kapag ka naggagawa tayo ng pole ng ating mga halaman. Pero in the process, hindi din tayo nakakamura kasi madali siyang mabulok, madaling matumba yung mga halaman natin, kawawa pa. So, it's better talaga na medyo bumili na tayo ng mas mahal, which is PVC pipe, para gamitin na pole sa ating mga halaman. Medyo may kamahalan, pero matibay naman, and I think lifetime na.
Ayan, binuhat na ang malaking paso. At inilipat ko na sa kanyang magiging bagong pwesto. Oh, 'di ba? Yan yung exercise ko pang palaki ng muscle, ang magbuhat ng mga paso. And then inilagay ko yung lumang-lumang kawa. 17 years ago, binili ang kawa na to sa junk shop. So you can just imagine na nung 17 years ago, galing na siya sa junk shop. So ngayon, lalo na siyang mukhang kalawang, madumi, sira na kawa. Pero useful pa din, madaming plants sa loob. Dinagdagan ko lang ng mga plants. Nilagyan ko siya ng ficus nana. Tapos itong inilagay ko na to, namumulaklak to eh, ng pinkish. So, para makadagdag pa din sa ating little corner na nire-renovate na garden. Ang next ko nang ginawa, if you notice, dun sa una kong sa earlier video, etong area na to ay mayroong plant rack. So, ang plant rack, inilagay ko na siya dito sa side na to. Ayan na siya. Yan, dyan siya sa side na yan. Katabi ng mga rubber trees. And then, ang inilagay ko na lang dito, puro Syngonium. Syngonium family. Yan. Ito yung green na Syngonium na very malaguna rin. And then, nilagay ko lang dyan sa tabi niya ang Syngonium albo. Yan. Tapos, meron tayo ditong Shea pense. Masyado nang mahaba to eh. Nakalaylay na siya. Kaya, kinat ko na siya dyan. Yan. Tapos, itinanim ko lang dito yung kanyang pinagputulan. Eto naman, Syngonium. I don't know, Mickey Mouse. They call this Mickey Mouse eh. Kasi gawa nga nung tenga. Yan. This one is golden. Yan. We have there yung batik. Syngonium batik. Nasaan ang pagkabatik mo? Lumabas ka. Ito to. Kitang-kita yung pagkabatik niya. Of course, the pink Syngonium. Yan. Ito pa. These are all Syngonium family. So, nagkaroon ng isang area si Syngonium family. Ay, ang dumi ng mga pot. Huhulaan ko. Hinawakan ko to habang marumi ang kamay ko. Yan o. Oh, yan. Anyway, nagkaroon ng Syngonium family dito sa area na to. Yan. So, yan na yan siya. Ganyan na sila nga. Tapos, ito nga ini-arrange ko dito. Yan. Pero, yan, sa kabila ng pagkakaroon ng isang Syngonium, ng family ng Syngonium dito sa tabi ng garden na to. I think this area is so empty. Empty pa rin tong portion na to. Yan. So,
meron ako ditong mga binili na gusto ko sanang ilagay sa aking wall garden. These are giant fern. Family siya ng giant fern sila. Ito pa. Yan. Puro sila giant fern. So, ito yung pinaplano kong ilagay sa area na to. Yan. Para hindi siya ganyan ka-empty tingnan sa ngayon. Okay, tingnan ko nga pagka inilagay ko kung anong magiging effect. Tapos na at na-enjoy ko ang buong process ng pag-create at pag-transform ng isang small space into tropical vibe garden. Sana nag-enjoy din kayo at sana may natutunan kayo. I hope you will like, share, subscribe, and click that bell button para updated kayo sa mga projects natin dito sa Luntian Projects. Thank you very much. See you again next time.